19 to 24. Sundan mo niya ako. The woman saith unto him, Sir, I perceive that thou art a prophet. Our fathers worshipped in this mountain, and ye say that in Jerusalem is the place where men ought to worship. Jesus said unto her, Woman, believe me that the hour comes when ye shall neither in this mountain nor yet in Jerusalem worship the Father. Verse 22, You worship, you know not what. We know what we worship, for salvation is of the Jews. But the hour cometh that now when the true worshipers, that ang sabing true worshipers, shall worship the Father in spirit and in truth, for the Father seeks us to worship Him. God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Ang isyo ngayon, mga kapatid, sa ating pamumuhay bilang Kristiyano ay hindi lamang doktrina, hindi lamang kaligtasan, hindi lamang katubusan, ngunit ang isyo na dapat nating maunawaan ay walang iba kundi ang pagsamba. Amen? Amen? Dapat po nating maunawaan na mayroong dalawang kaharian ang gusto na kunin ang ating pagsamba. Ang kaharian ni Satanas, gusto niya kunin ang ating pagsamba. At ang kaharian ng Diyos, kinukuha rin ang ating pagsamba. Ang sabi ng Panginoon, sinasamba ninyo at hindi sumasamba kayo pero ignorante at hindi nyo alam sinong inyong sinasamba. Amen. Ang mga Buddhist, ang mga Hindus, ang mga Muslims, mga Islams, mga Roman Catholics, mga Pagano, mga Hipokrito, maging mga kasalanan, lahat yan ay mananamba. Maging tayo noon, mga kapatid, bago natin nakilala ang Diyos, sumasamba po tayo sa isang madilim na pagsamba. Amen? Hindi po tayo iniligtas ng Diyos para gawin tayong mananamba. Sapagkat bago pa tayo iniligtas, nung makasalanan pa tayo, magaling na tayong sumamba. John 4:22 ang sabi, sinasamba ninyo ang hindi ninyo nilalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Ibig sabihin, ang sabi ng Panginoon, sinasamba ninyo ang hindi ninyo alam. Ang pagsamba ay malaki po yan kaugnayan sa ating buong kaligtasan. Sapagkat kung hindi tama ang iyong sinasamba, mali din ang paraan ng iyong kaligtasan. Amen? Verse 23, But the hour cometh and now is, when the true worshipers shall worship the Father in spirit and in truth, for the Father seeks us to worship Him. I would like to preach today on this question. Are you a true worshiper? Totoo pa kami nananamba? Amen? Let's pray. Hallelujah. Lord Jesus, salamat din sa iyong salita namin ng tuhayan. Dalangin namin, Panginoon, ang isang bukas na puso at bukas na isipan, Panginoon. At ayan mo, Panginoon, ang amin pong sa aming pagpupo sa pagkain ng espiritual, ang tamang pagkain, Panginoon, ang siya pong nakahanda sa bawat siya sa amin. Lord God, bigyan mo, Panginoon, ng karunungan at katalunan na iyong lingkod. Lord God, itago mo po sa likod na iyong kabanalan. At dalangin mo, Diyos, na ang bawat siya sa amin, Panginoon, i-anoint mo, Panginoon. Hallelujah, o pag po Diyos ang iyong mga salita sa pamamagitan ng Santong Espiritu, ay ganap mo namin maunawaan at maipamuhay, Panginoon. Thank you, Lord, today. At alam namin, Panginoon, meron ka ng tagumpay nila sa bawat siya sa amin. Purihin ka at nakilain sa mga kapangyarihan mong pangalan in Jesus' name. Isang malakas na pangalan sa Panginoon. Bago pa ako po, kamayan mo yung katabi mo. Huwag ko muna upo, kamayan mo. Sabihin mo sa kanya, dapat ito po para sumampa? Ano sabi? Kung hindi, sabihin pa rin. Kung hindi,
hospital yung bisitin. Dapat po nating maunawaan na ang Diyos po ay naghahanap ng tunay na mananamba. Amen. Hindi kailangan na magiging magaling, na magaling kang, hindi na kailangan maging magaling ka sa pag-awit. Hindi kailangan na magaling, na maging magaling ka sa pangaral upang mabigyan mo ng kaluguran ng Diyos. Ang kailangan mo lamang ay magiging isa kang magaling na mananamba. All you need to be is to be a great worshiper to please God. At if you are a great worshiper, pag ikaw ay magaling na sumamba, mabibigyan mo ng kaligayahan ang Diyos, at pag ang Diyos ay naligayahan sa iyo, sa ayaw mo at sa gusto, ibibigay ng Diyos ang pagpapala at ang revival sa buhay mo. Amen? Pwede tayo masabi natin na magaling tayo magpuri. We can be a great, we can be great in praise. But praise is not worship. Ang pagpupuri iba kaysa pagsamba. Pinupuri natin ang Diyos sapagkat may ginagawa siyang magandang buhay sa atin, magandang bagay sa buhay natin. Pag may papapala, purihin ang Diyos. Pag pinagaling na sa karamdaman mo, purihin ang Diyos. Ngunit, ang pagsamba ay ginagawa natin sapagkat ang Diyos sa ayaw mo at sa gusto ay dapat sambahin. Hallelujah! Ibig sabihin, may ginawa man ang Diyos sa buhay mo o wala, kailangan mo pa rin siyang sambahin. Hallelujah! Why? Because our God is glorious, our God is great, our God is holy, our God is magnificent, and our God is powerful all the time. He never changes. He is the same yesterday, today, and forever. Hallelujah! Pero minsan na nakakalungkot, mga kapatid, alam na po natin na ganun ang katangian ng Diyos. Pero pagpasok po minsan sa timbahan, darating kayo may mga problema ka, may mga dinadala ka sa buhay, pagdating mo sa church, ano gawin mo? Kaya may mga lang. Pakuya-kuya-kuya ka lang. Yung iba, talagang revive na pag bakit? Iniisip mo yung problema mo. Iniisip mo yung karamdaman mo. Iniisip mo yung kawalan mo. But I am telling you, sinasabi ko sa iyo, mga kapatid, ngunit sinasabi ko, may problema ka man, may karamdaman ka man, may pagsubok ka man, alam na ng Diyos yan bago ka pa pumasok dito sa simbahan nito. Alam na yan ng Diyos. Hello. Ano lang ang dapat mong gawin kung gusto mo ng lahat ng bagay na yan ay mawawala? Pagpasok na pagpasok mo sa simbahan, ang sabihin mo, Lord, I came here not for my sicknesses. I came here not for my problems. I came here, Lord, because I want to worship you. At dahil sabi ko, pag sinamba mo ang Diyos, yung tunay na pagsamba, sa ayaw mo sa gusto, nabibigyan mo ng kaluguran ang Diyos. At pagkalugod ng Diyos sa buhay mo, ang lahat ng pasan-pasan at daladala mo sa pagpasok mo sa church na ito, maaalis siya at lalabas ka na taglay-taglay mo ang panibagong kalakasan. Hallelujah! Na nagagaling hindi sa church, nagagaling hindi kay pastor, nagagaling mula sa Diyos. Hallelujah! Alam ba ninyo mga kapatid, ang Diyos ay karapat-dapat sa ating pagsamba. At alam nyo ba na kapag ka ikaw ay tunay na sumasamba sa ayaw mo sa gusto, saan ka man naroon, pupuntahan ka ng Diyos sapagkat yun ang hinahanap ng Diyos sa atin. Ang tunay na pagsamba. Hindi niya hinahanap ang mga mayayaman. Hindi niya hinahanap ang mga matutuwid. Hindi niya hinahanap ang mga banal na tao. Ang hinahanap niya
ay ang tunay na mananampa. He is looking for a true worshiper. Somebody who will worship Him in spirit and in truth. And if we can find that person, He will be glorified and He will do the miraculous. Pag nakatagpo siya ng kanyang hinahanap na mananamba, maluluwalhati siya at mga kapatid, doon siya gagawa ng mga mahimalang bagay sa mga mananamba sa kanya. Amen? God is not going to work for us if we will not worship Him. Hindi ikilos kailanman ang Diyos sa buhay natin kung hindi natin siya sasambahin. Hindi niya kailangan ang talento mo. Hindi niya kailangan ang pera mo. Hindi niya kailangan ang popularidad mo. Ang dinidesire niya ay walang iba kundi ang pagsamba mo. Sapagkat pag sinamba mo siya, He will be glorified, He will be enthroned, and He will be magnified. And if you are a true worshiper, you are unbeatable. Hindi ka kayang talunin. Bakit? Sa panahon ng mga problema, sumasamba ka. Sa panahon ng karamdaman, sumasamba. Sa panahon ng kabigatan, sumasamba. At pag nakita ng Diyos ang ginagawa mo, mga kapatid, whether you like it or not, God will bless you. I will have to worship because that is the best thing that God wants from me. Lahat ay magsabi, I am a true worshiper. I am a true worshiper. Hallelujah. Ang dahilan kung bakit tayo umaawit, kung bakit tayo nagpupuri, ang akala natin mapakilos natin ang Diyos? No! Narito tayo na umaawit, nagpupuri, tumatalon, pumapalakpak ng ating mga kamay, sapagkat gusto natin kumilos ang Diyos sa buhay natin. Yeah. Upang maramdaman natin ang kanyang presensya, upang mapuno natin ang lugar nito ng atmosphere ng pagsamba na makapagbigay ng kaluguran sa atin pong Panginoon. At kapag nabigyan natin ang kaluguran ng Diyos, ikilos siya, bababa siya sa ating nalagitnaan, magpapagaling siya sa karamdaman mo, maglulutas siya sa mga problema mo, i-encourage ka niya sa mga discouragement mo, at pagpapalain niya ang iyong buhay. Hallelujah! God is not three, but one. Hindi po tatlo ang Diyos. Ang Diyos ay isa lang. Amen? Amen. Wala pong manakit maliit na Diyos. Walang junior na Diyos. Isa lang po ang ating Diyos. Pero, gustong-gusto niya ang number three. Bakit? Nabuhay siya pamuli. Saan? Kailan? May katlong araw. Kapahayag siya sa tatlong kapahayagan. Hindi po tatlong persona. Nagpahayag siya bilang ama, nung nilikha tayong lahat. Nagpahayag siya bilang anak ng katawang tao para tumusin tayo sa ating mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. At ang pahayag siya bilang Espiritu Santo sa kapanganakan muli. Kaya tayo ngayon ay nasa tinatawag na regeneration. Born again, si regeneration. Amen? Ibinigay niya kay Pedro ang tatlong susi ng biblikal na kaligtasan. Hindi po literal na susi. Ang susi ito ay spiritual. Nang nasa Roma po kami, pumasok kami doon sa St. Peter's Basilica. Mga kapatid, ako'y napatawa. Sapagkat ang larawang nakalagay doon, mismo sa St. Peter's Basilica, doon mismo mga kapatid, sa loob ng tinatawag nilang Sistine Chapel, ang nakalagay doon, inaabot ni Jesus Christ ang literal na susi kay Pedro. Nung tinanong ko ang tour guide, ang sabi niya, hindi ko po alam yan. Yan ang po ang itinuro sa amin para sabihin sa mga tao. Amen? Kaya ang sabi ng Panginoon, sinasamba niyo ang hindi niyo nalalaman. Amen?
Ibinigay kay Pedro ano ang susi ng kaligtasan, spiritual. Ano ang susi niyan? Acts 2:38? Pagsisisi? Pagpabautismo sa pangalan ni Jesus sa kapatawaran ng kasalanan? At ang pagtanggap ng Espiritu Santo. Yan po ang tatlong susi na ibinigay ng Panginoon. Now, ang tabernakulo na itinayo doon mga kapatid, may tatlo ding bahagi. Ang una, ang outer court. Ang ikalawa ay ang holy place o ang inner court. At ang ikatatlo ay ang holiest of holy. Ginawa po ito mga kapatid, ang dahilan, it was not only a lesson for sacrifice. Kasi doon sa tabernakulo, nag-aalay po sila doon. Ngunit ang object po ng tabernacle is not other than worship. Ang layunin, ang unang layunin ng tabernakulo ay para sa pag-alay. Pero ang pinakabuod at ang totoong layunin, bakit itinayo ang tabernakulo, ay para po sa pagsamba. Amen? Sapagkat ang pagsamba ay magagawa lamang yan kung ikaw ay one-on-one sa atin pong Panginoon. Have you experienced kapag lumuluhod ka, nananalangin ka, one-on-one ka sa Panginoon, yun ang tunay na pagsamba. Hallelujah. In the most holy place, ang sikirang glory ng Panginoon ay nag-aanday. Kapag hindi mo siya purihin, kapag hindi ka pumalakpak na yung kamay sa Panginoon, kapag hindi ka nagbigay ng mga pagkasasalamat, imposible na makakasamba. Huwag mong sabihin na sasamasamba ka kung hindi ka nagpupuri sa Panginoon. Amen? Kung hindi ka nagbigay ng pasasalamat at magpupuri, hindi ka pag-aari ng Diyos. Paano mo patunayan? Paano mo patunayan sa Diyos? Panginoon, pag-aari mo ako. Pag ikaw ay marunong magpuri at ikaw ay marunong magpasalamat sa Diyos. Hallelujah. Now, ang outer court, ito pong pinakamalaking lugar sa tabernakulo sapagkat naroon ang natural na ilaw. At ito po ang tinatawag na place of sacrifice. Pagpasok po doon na nadala ang kanila pong mga alay. Meron pong tinatawag na bronze altar for burnt offerings at saka yun pong tansyong hugasan. Now, ito ang pinakamalaking lugar sa tabernakulo sapagkat alam ng Diyos na maraming tao ang maglilingkod sa Kanya kung sila ayon sa kanilang nakikita. Diba? Anong prinsipyo ng tao? To see is to believe. Ipakita mo, maniwala ako. Pero ang prinsipyo ng Diyos ay ano? Believe and you will see. Maniwala ka muna at makikita mo. That is faith. Faith is the evidence of things not seen. Amen? And katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Pag kahit hindi mo nakikita yan, through faith, naririyan na yan. Kaya, maraming mga tao ang maglilingkod sa Diyos kapag meron silang nakikita. Amen? Pero, ang sabi po ng Hebrews 35, by Him, therefore, let us offer the sacrifice of praise to God continually. That is the fruit of our lips, giving thanks to His name. Ganun, mga kapatid. Dapat ialay natin sa Diyos ang bunga ng ating mga labi. Na walang iba, mga kapatid. It is our sacrifice of praise. Noong unang panahon, ang daladala nila ay mga baka, mga tupa, mga ibon, para ialay, para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Pero ngayon, hindi na po natin kailangan magdaladala para mga tupa o mga hayop na ialay. Ano ang kailangan natin? We must offer our sacrifice of praise, giving thanks to God. Amen? Alam niyo ba mga kapatid,
Gusto nyo bang ma-insulto ang Diyos? Kung gusto nyo ma-insulto ang Diyos, magpunta nyo sa church. Huwag kayong magpuri at huwag kayong sumigaw. Huwag kayong masabi na magpupuri sa Diyos. Isang malaking insulto rin sa Diyos. Eh naunawaan ko noon pala, kung hindi ko pa nakilala ang katotohanan, sumisimba din ako palagi, pero pagsimba ko pala insulto sa Diyos. Bakit? Pagpasok ko doon, tahimik na tahimik. Pumatak ang karayong mapakinggan mo. Malala ko noon na may bata pa. May itatanong ako kay mamit ako, Mi, bakit magagalit si Father? Tahimik. Ang isang tahimik, mga kapatid, na pananambahan ay isang malaking insulto sa Diyos. Bakit? Ang tunay na pagsamba ay mayroong pagpupuri at mayroong pasasalamat sa Diyos. Hallelujah! We need to fill our mouth with praises and thanksgiving because God is worthy to be praised. Hallelujah! Ang ikalawa ay ang holy place o ang inner court. Doon mayroong pagbabago sapagkat ang makapasok lamang doon ay ang mga saserdote o ang mga pare. At ang lugar nito, ito ang lugar ng paglilingkod. Naroon ang table of showbread. Yan. Table of showbread. Altar of incense, at naroon ang golden candlestick. Tatlong bagay po ang naroon. Ang liwanag doon, hindi kagaya sa outer court. Ang liwanag sa outer court ay natural. Diyan ang liwanag na gagaling sa kandilerong ito. Amen? Diyan minsan tayo nagkakaroon ng hindi lubos ng pagkaunawa. Minsan, akala natin ang paglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay, pag-ating ng mga gawain, pananalangin, pag-aayuno, para dito ay sapat lang. That is service to God. Yan ay paglilingkod natin sa Diyos. Pero mga kapatid, dapat maganda yung mga bagay na ginawa natin sa paglilingkod. But even though, kahit ikaw ay magaling, lagi kang sumisimba, magaling kang magbigay ng iyong kapo at ay alay sa Panginoon, nananalamin ka, nag-ayunong ka, pero kung titigil ka sa pagsamba, ang lahat ng mga bagay niyan ay walang kabuluhan sa harapan ng Diyos. Amen? Alam niyo ba kung bakit meron mga tao na nag-rep? Ako naman yung laging sumisimba. Ako naman ay walang liban sa Bible study, walang liban sa prayer meeting. Ako naman ay matapat sa pagbibigay. Pero bakit ako madaling ma-discourage? Meron mga tao na nun. Kaya, bakit sila madaling ma-discourage? Bakit? Sapagkat ang ginagawa natin minsan, binibilang natin na isang sakripisyo. Kapag ang lahat ng ginagawa mo ay iniisip kong sakripisyo mo yan, manidiscourage ka. Pero ang lahat ng ginagawa mo, lagi mong isipin, ito ay isang pagsamba. Amen? Amen? Hallelujah! Sapagkat kapag ka ikaw ay totoong naglilingkod sa Diyos at mayroon kang tunay at totoong pagsamba, mga kapatid. Walang dahilan para ikaw ay madiscourage sa iyong pananampalataya. Amen? Hallelujah! Ang kailangan ng Diyos ay ang tunay na mananamba sapagkat ang isang Kristiyano na tunay na mananamba sa ating Panginoon, wala pong makapagpigil dyan. Amen. I remember the story ng isang inaanang tahanan. Siya po ay
na-convert, nangalala sa Panginoon, ang asawa po niya hindi. Bago po yan, pumasok, pumunta sa simbahan, mga kapatid, laging may pasakit. Talagang dumadanas siya ng physical bago siya makapunta sa simbahan. Ayaw na ayaw ng asawa niya. Talagang hinahatangan siya. Pero mga kapatid, alam niya ang katotohanan. Hindi niya nilintana ang hirap dinadanas. Kaya isang araw, talagang hindi na mapigil ang asawa niya at ang galit. Ang asawa niya may bumuha ng baril. Araw na linggo, ang sabi niya, pag sumimba ka, papatayin kita. Pero pag hindi ka sumimba, mabubuhay ka. Anong sabi niya sa kanyang asawa? Pag pinatay mo ako, langit ang aking punta. Pag hindi mo ako pinatay, sinimba ang pupuntahan ko. Dalawa ang naghahangad ng ating pagsamba, ang langit at ang imperno. Pero para sa akin, ang sabi po ng babae ito, ibinigay ko ang aking pagsamba sa langit. Amen. Hallelujah! Amen. I will worship because I want God to get the attention of God. I want God to notice me. Hindi ako uupo lamang. Ako ay magiging tunay. Bakit? He brought me out of the miry clay. Kinuha niya ako doon sa putik ng kasalanan. Inilagay niya aking mga paa doon sa isang batong maghibay. Patay na ako sa aking mga kasalanan, sa aking mga pagsalangsang. Pero tagpuan ako ng biyaya ng Diyos. At ang kanyang habag ay muli akong binago. Ano ang dahilan para hindi ko siya kasambahin? Amen. Amen? Ang isang daging buhay, ang buhay ko dati nawasak. Ang buhay ko na walang patutunguhan. Isang maglalasing, isang sugarol, itinakwil ng lipunan, itinakwil ng pamilya, maging ng asawa, itinakwil ng mga kamag-anak. Pero nung kinuha ng Diyos mula doon sa putik ng kasalanan, binigyan ng panibagong buhay. Narito ko ngayon sa inyong harapan. Ano ang mga kapatid para hindi siya sa Hallelujah. The outer court is the place of sacrifice. The inner court or holy place is a place of service. Naroon ang damis na nagbigay ng liwanag sa kandila. Naroon ang showbread, ang tinapay na nagbibigay ng lakas. At naroon ang insinso na nagbibigay ng sumisimbolo sa ating pananalangin upang makaroon tayo ng komunikasyon sa ating buong Panginoon. Ang ikatatlo, mga kapatid, the holy of holies. Ito yung kabanal-banalang dako. Mayroon po yung tabing. At ang sabi po ng Biblia, ang tabing na yan ay napakakapal. At doon sa loob ng tabing na yon, naroon ang Shekinah glory ng ating Panginoon. Naroon ang tinatawag, mga kapatid, na sacrifice and serving. Ang nakapasok lamang doon ay ang high priest. Yung saserdote, matas-taas ang saserdote. Papasok siya, naladala niya ang dugo na alay para sa kapatawaran ng bansang Israel sa loob ng isang taon. At doon sa labas, ang mga tao, mga kapatid, talagang nananalangin, nakaantay at magbibuba na apoy mula sa langit upang kunin ang alay na iyon na sumisimbolo na pinatawad ng Diyos ang kanilang kasalanan sa loob ng isang taon. Pero doon sa labas, ang pagpupuri at pagsamba ng mga tao. Take note, kung bibigyan din ang pansin, ang mga tao na nakabay mo. Anong inaantay nila? Yung apoy na bababa mula sa langit. At kung makita nila nung bababa ang apoy, doon lamang silang sasamba. To say is to believe. Pero para sa akin, mga kapatid, hindi na kailangan na antayin na natin ang apoy na mula sa langit. Sa pagkabungong sa cross ng Kalwalo, sa kanyang pagkabayubay, mga kapatid, nang sinabi niya, it is finished! Ibig sabihin, wala nang maalay-alay, wala nang ano pa mga bagay,
ang kapatawaran ng iyong kasalanan ay natanggap mo na sa pamamagitan ng dugo na bumuhos noon sa cross ng Calvary. Hallelujah! God does not work for us because we work for Him. Ang goal po ng tabernacle ay hindi lamang makarating ka doon sa lugar ng pag-aalay, hindi lamang na makapasok ka doon sa banal na dako. Ang goal ng tabernacle ay upang mapasok natin ang kabanal-banalang dako. Anong ibig sabihin? You cannot worship God in the outer court. You cannot worship God in the holy place. Pero pagpasok mo doon sa kabanal-banalang dako, hallelujah, sa likod ng makapal na tabing, face to face, kaharap mo na ang atin pong Panginoon. Makausap mo siya at anong sabihin mo sa kanya? Oh God, I adore you, Lord. I worship you, Lord. Lord, you are lovely. Lord, you are the rose of Sharon. Lord, you are the lily of the valley. At pag ginawa mo yun, then you know, hindi na tayo maranta sa panahon ng tabernacle. Ang outside, yung outside court, lugar ng pag-aalay, anong sabi ng Biblia? Romans 12:1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your body a living sacrifice. Ang aray natin ngayon ay ating buhay. Buhay. Tumalay natin. At anong magpasok natin sa banal na dako, anong naroon mga kapatid? Naroon ang ating mga pananalangin. Naroon ang liwanag ng Diyos. Naroon ang pagkain, ang salita ng Diyos. At pag nagawa natin yan mga kapatid, papasok tayo into prayer. At buong sa kawanan-banalang dako ng ating pananalangin. Hallelujah! Pinupuri, ululuhon ka. Sasambahin mo ang Panginoon. Lord, you are worthy. Lord, you are great. Dakila ka, Panginoon. Ikaw ay magkapapuri-puri, Panginoon. At habang pinupuri mo siya, habang itinaas mo siya, mga kapatid, mararamdaman mo ang kakaibang pakiramdam. Mararamdaman mo ang hipo ng Panginoon sa buhay mo. Tutulo ang iyong mga luha na hindi mo nalalaman. At ang luhang yan ay sinasabing kings of joy. Amen? Hallelujah. One on one. Alam niyo ba mga kapatid, kapag nakita ng Diyos na excited ka na makausap mo siya, excited ka na makita mo siya, excited ka na maramdaman mo ang kanyang presensya, mga kapatid, naroon ang response ng Diyos sa buhay mo. Diba? Sa mag-asawa man. Kaya, sino kaya ang asawang lalaki na excited umuwi kapag ka alam niya na kanyang asawang babae wala man ang kalatoy-latoy na salubuhin siya o mag-response sa kanyang mga ginagawa. Diba? Uuwi ang lalaki, pagod na pagod. Pagkatapos pag nangita ng asawa, bali wala lang, titignan lang kanyan. Kaya, parang walang ganang umuwi, diba? Kaya nung gabi misa ng lalaki, dadaan siya inuman, dadaan siya sukalan, para pag-uwi niya, ay tulog ng asawa niya. Tapos, hindi responsive. Pero pag alam mo na ang asawa mo responsive, di ba? Kapagdating mo sa bahay, nakita pagod ka darling, pagod ka, narito ang sinilas, narito ang pagkain, lahat na kahanda na ako. Sa trabaho ka pa lang, sinisilihan ang pulit mong umuwi dahil meron kang responsive na asawa na ito. Same as true sa Diyos! Kapag ka-responsive ka sa mga bagay na nais ng Diyos na ipagawa sa buhay mo, mga kapatid, anytime na lumuon ka, anytime na tumawag ka sa Kanya, naroon ka at ka-response ng Diyos ang kasalunan sa iyong pagkakuling. Hallelujah! Church, ang Diyos kailanman ay hindi ma-excite sa atin kung tayo ay papasok, lalapit sa Kanya, na puro tayo reklamo. Pero mga tao ganyan, pupunta niya sa simbahan, mga kapatid, mananalangin niya puro reklamo, Panginoon, bakit naman ganito? Panginoon, bakit naman ganyan? Panginoon, bakit naman?
Puro reklamo. Kung ikaw kaya, binalapit sa iyo, kagad sabihin, puro reklamo ang ginagawa niya sa iyo. Mabibless ka kaya? Baka sabihin mo, alas sa listidon, kayo mo na iyobo na. Diba? Diba? We come into the presence of God not for blessing. Minsan, ang nasisip natin ako lalapit sa pray. Hiling ako ng pagpapala. Praying, you are praying not for blessing. You are praying because you are worshiping God. You are going to church not for blessing. You are going to church because you want to worship. Alam niyo ba mga kapatid, aayusin ng Diyos ang lahat ng mga bagay na kaya niyang ayusin sa paanong paraan. Huwag kang reklamo ng reklamo sa mga negatibong bagay o mga bagay na hindi maayos sa buhay mo. Ang dapat mo lamang gawin, wala kang gagawin kundi sumamba ka lamang sa ating Panginoon sa pagkakaya ng Diyos ayusin ang lahat ng mga bagay na yan. Ang iyong addiction, ang iyong karamdaman, ang iyong kabiguan, ang iyong weakness, ang iyong problema, kaya ang ayusin ng Diyos. Paano paraan? When you come into the presence of God, don't ask for blessing. Come into the presence of God with worship. Because blessing follows worship. After worship, pagka sumamba ka, ang kasunod dyan, pagpapala. Amen? Lahat ng tao marunong sumamba. Ang tanging pagkakaiba lang ay kung sino ang ating sinasamba. Mga dalagaanik, sumasamba yan. Kung sinasamba niya, drugs. Ang mga businessmen, sumasamba din yan. Ang sinasamba nila, pera at negosyo. Diba? Ang mga sports fanatic, sumasamba din yan. Sinasamba nila, yung kanila, star player. Lahat ng tao, marunong sumamba. Ang pagkakaiba lang, sino at kung ano ang kanilang sinasamba. Mga kapatid, dapat tama ang ating pagsamba sapagkat dito nakasalalay kung ano ang kalalapsan ng iyong pagsamba. Amen? We need to worship the one that can get you out of the grave of sin. We need to worship the one that can heal your body. The one that have enough power to forgive your sin. We need to worship the one that have enough strength to say, I'll never leave you nor forsake you. We have to worship the one that will never put you more than you can bear. We need to worship the one that with every test and trial, He will make a way when there seems to be no way to escape. Hallelujah! Duhin mo lang na ang object ng iyong pagsamba ay sapat na tulungan ka kung walang makakatulong sa iyo. Hallelujah! Ang problema minsan, ang sinasamba natin ay yung tayo pa ang gumagawa para doon sa sinasamba natin. Diba? I'm sorry, but it is the truth. Yung atin pong idol worship. Diba? Sino yung sasamba natin? Isipin mo, Bernes Santo, million ang pupunta doon. Hindi na ba? Sino? Anong sinasamba natin sa kihapo? Ang sabi natin, ang Diyos natin ay buhay. Sino yung sasamba doon? Diyos na patay. Katakot-takot. Diba? Tinutulak, binibihisan. Ano mga gawa ng isang patay sa buhay mo? Yung mga pinaprosesyon. Kung hindi bibihisan, hindi maganda ang tsura. Pag natumbaw, hindi nababangon, hindi makakabangon. Diba? Pero sabi ng Biblia, may mga mata, hindi nakakita. May mga kamay, hindi nakapatangan.
may mga paa hindi na nakalakad. Tapos, pumunta ka doon, doon ka hingi ng tulong, doon ka sa samba. Diba? Nalala ko noon ang kwento ito. It is just a prank. Ako eh, lumaking 6 na taon na sa pista. Meron doon araw-araw, pumunta doon siya na kapako. Kapako kaya, araw-araw humingi ng tulong. Ito'y kwento ha. Sa araw may pumunta sa kanya, pumunta ulit doon. Lord, bigyan mo naman ako ng damit. Bigyan mo naman ako ng pagkain. Nung sabi siya ng siya, eh ako kayo walang damit, kita mo humahal na ako, paano ako makabigyan ng pagkain, nakapahapag na ganyan, hindi pa makalis. Kwento yan, pero it is reality. Mananalangin ka doon? Anong resulta makukuha mo doon? Diba? Because God said, worship God in spirit and in truth. Ang Diyos ay Espiritu. Amen? Alam niyo ba, kapatid, si Abraham, siya isang mananamba, bago siya naman ng Diyos. Alam niyo ba kung saan si Abraham, sa lupain ako, isa siyang idol worshiper. Hindi tinawag ng Diyos si Abraham upang maging mananamba, sapagkat dati na siyang mananamba. Ngunit tinawag siya ng Diyos dahil nakita ng Diyos na si Abraham ay sumasamba sa maling altar. Yan ang dahilan. Lahat tayo ay mananamba. Bakit ka tinawag ng Diyos? Mayroon, bakit mo ako tinawag? Ako'y mananamba na ang sabi ng Panginoon. Kaya kita tinawag sapagkat sumasamba ka sa maling altar. Ito ang tamang altar na dapat mo pagbigyan mo. That is the reason. Amen? Kapag ikaw ay magaling sumamba, lahat ng bagay ay magagawa mo sa Panginoon. At pag ginawa mo ang lahat ng bagay na yan, sa ayaw mo at sa gusto, ibibigay ng Diyos ang pagpapala na nais mo. Si Abraham, kung ipinangako ng Diyos, tumakaroon siya ng anak si Isaac. Binigyan siya ng isa-isang anak. Kasi sa pamamagitan niya, pakalat ang lahi. Pero isang araw, si Abraham magaling na mananamba. The Bible says that Abraham was an altar builder. Saan man siya pumunta, nagtatayo siya ng altar para sumamba. Pero isang araw, tinawag si Abraham sa isang uri ng altar para ialay sa Isaac. Isang napakahirap na bagay. Ang iyong anak ay sa isang anak, ialay mo. Ang sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon, Abraham, sacrifice your son, then only son. Isacrifice yun lang. Pero dinala ni Abraham sa Isaac, doon sa Mount Moriah, ang sabi niya, mag-anday kayo dito, sapagkat ako ang tambata ay sasamba. Ibig sabihin, lahat ng bagay na ginagawa ko, kung ito ay ariin mong isang pagsamba, mga kapatid, anuman ang bagay na ninanais at dinisen ng puso mo, alam ni Abraham na mamatay si Isaac. Alam ni Abraham na ang pag-aalay ng hulugan ng kamatay ang pagbuhos ng dugo. Pero dahil alam ni Abraham ang kapangyarihan ng pagsamba, na sa kanyang pagsamba ay anuman ang bagay na mawala ay ipapalit at ibabalik ng Diyos. Kaya hindi siya nagatubili. Ang kanyang pag-alay kay Abraham ay Isa, hindi niya inarin isang sacrifice, inarin niya isang pagsamba. Ano kung nangyari na kanya nang ibababa ang sundang para ialay si Isa? Ano ang sabi? Dumating ang isang angin at ang sabi, Abraham, huwag mo pabuhatan ang kamay ng iyong kamay ang bata. Kasabay doon, nakarinig siya ng isang iyak ng ram. Ibig sabihin, sa bawat bagay na hinihingi ng Diyos sa iyo, na parang napakahirap ibigay mo lang
at pinakahanda ng kapalit yan. Amen. Amen. I just want to give the testimony. Ako'y dinawag ng Panginoon. Ayaw nila na ako'y magpastor. Ayaw. Ako nagre-represent ng Batangas City Church, ng Batangas Church sa mga conferences. Nung ako'y pumunta ng conference, wala nang sinabi sa akin ang aking napakagandang asawa, ang may mga tao. Huwag na huwag kang mag-apply. Ibig sabihin, huwag na huwag kang mag-apply sa pagiging pastor. Ayaw niya akong ibigay sa Diyos. Pero ang Diyos lagi ng kaparaanan. Kapag kami hiningi ang Diyos sa iyo, ipakita ng Diyos ang isang bagay sa iyo na ang nangipon at napukunin na ang hiningi niya ay mayroon baka sa puso na masigit pa, kukunin ng Diyos yan. Alam kong mahal na mahal ni Sister Grace na aming bunso, si Jen. Dalawang taon na siya mahigit. Na nasa conference ako nito, wala kung ano nangyari. Araw ng Sabado, last day of the conference, biglang dumating niya. Tapos na ang business meeting. Sabi sa akin, to, mag-apply ka. Nagulat ako. Bakit? Akala ko'y ayaw. Bakit pinapa-apply ko'y maging pasto? Kalaman ko pala na si Jed ay nagkaroon, nahulog sa hagdan. Then, on arrival, nung dumating doon sa Medicare, pinasaan ni Sister Grace at ang sabi niya, Panginoon, ibigay mo lang muli ang aking anak. Ibigay po sa iyo ang aking asawa. Nagulat ang doktor. Biglang umiyak si Jed. Dahil pa may hiningi ang Diyos, ibigay mo lang. May maganda siya. Hallelujah. Kaya, you've got an object worthy of worship. Meron kang isang bagay na karapat-dapat sa bayan. And His name is? Jesus. His name is? Jesus. Yes, He is the Lord of Lords. He is the King of Kings. He is the Alpha and the Omega. He is the beginning and the end. He is the first and the last. He is the Rock of Sharon. He is the healing of the body. He is the light of the morning star. And He will be with the age of death and the hell. The issue is not how and what to worship. Ang issue ay hindi kung paano. At ano ang pagsamba mo? Ang issue is, sino ang sasambahin mo? Amen? Alam niyo ba, pag ikaw ay gustong sumamba, lahat ng paraan gagawin ng demonyo kung paghandangan ka. Totoo yan. Kung bakit naman buong linggo hindi nangyayari ito. Pero pagdating na ng araw ng pananambahan, pagkalinggo ng umaga, hindi ko makita kung nasaan ang kaparis ng sapatos ko. Pag-araw ng linggo, hindi kalimutan kong plansyahin ang aking isusuot. Pero pagpupunta sa birthday, sa party, sa ano, ang party ay linggo, Lunes pa lang, nansyado na. Kung bakit naman maraming nawawala. Pag-araw ng Linggo, mga kapatid, bilang dating si kumare, bilang dumating si kumpare, bilang may darating na bisita. Kaya para sa akin, pag may bisita, dumating pagkalinggo, hindi na bisita, buwisita sa akong pananampalataya. Pag may dumating na bisita sa inyo, pag-araw ng Linggo, yakabi nyo sa simbahan. Diba? Lunes pa lang, ihanda mo na yung kapatid mo. Hanapin mo lang sa kabayo sa matos mo. Hanapin mo lang sa nabidyas mo. Sa gabi, bago ka matulog, para hindi ka na, maligo ka na, magbihis ka na, magising mo sa mga diso. Diba? Kasi lahat na
tayong pagsamba. Sapagkat alam niya na ang pagsamba ay magbibigay ng tibay at atag sa iyong pananampalataya. Nagtagumpay ka? Nakarating ka ng simbahan? Ang problema naman, gagamitin naman yung katabi mo. Habang may nangangaral, yung katabi mo naman, ako alam mo, alam mo. Diba? Diba, minsan? Minsan naman, hindi naman dati. O kaya, narukod pa lang. Kapag-tumak ka. Narukod lang, sasalubugin ka lang. May sasalubugin. Gusto lang mo, alay mo na problema dito kayo. Apektado na yan. Pag may sumalubog sa'yo, ang sabi ng problema, ilahin mo, talin mo dyan sa atar. Malubog, lumukod ka, manalain ka, sumamba ka, punta sa problema mo. Diba? Kaya huwag kang uupo doon sa taas at ang katabi mo na hindi marunong sumamba. Doon ka natabi! Doon siya! Lagi na lang pupuri na lagi nag-iimil na lang! Tapos ang tabihan mo naman, kukulit ka. Sis, ano mo yan? Nadidistract ko ng attention ko. Kaya pagkatapos ng service, ano ko siya ni Pastor? Ewan ko kasi pinakausap ko ng sistema. O kaya minsan, kalampak ka ngayon, biglang nang titigan mo kaya. Ano kayo niya? Hoy, huwag mong hayaan na ang titig sa'yo ay makapagpigil sa pagbuka mo ng bibig na magbubuhay sa Diyos. Hayaan mong tumitig na siya, tumitig sa'yo. Diba? Kaya siguro tumititig yan dahil nagandahan kung magbubuhay sa'yo. Kaya huwag ka mag-alala. Amen? Why? Because worship is an attitude. Worship is an act offering of adoration towards a superior and a release of feeling. Ganun ang worship. Diba? Attitude yun ang worship eh. O kaya, yung pagbibigay mo ng pagsamba, pagkakama, dun sa isang tao, mga kapatid, na alam mo medyo malakas sa iyo o mailabas mo lang ngayon ng dati. Alam nyo, yung mga tao na hindi tunay na mananampa ay yung mga tao na hindi nai-impress sa ating buhay. Pero pag impress ng isang bagay, ay nako, talaga din naman. Di ba? Kung magayaw po rin, umiirit ka na eh. Di ba? Yung mga nai-impress ngayon sa mga artista, doon sa mga telebisyon, sa mga nilalabas doon, lumalabas pa lang si Vice ganda, wala pang ganda, Vice pa lang, irit ka na eh. Diba? Ganun. Na-impress ka. Kaya, kapag tunay kang manamba, kinakalaman kay Kristo ka ma-impress. Dahil pag hindi si Jesus Christ ang nagbigay ng impression sa iyo, hindi mo siya masasamba. Pero kung ang bibigay, o sa Panginoon mabuti, ang Panginoon magaling, ang Panginoon ay mapagbiyaya, ang Panginoon ay papatawad, ang Panginoon ay biligtas, ang Panginoon ay papagaling, impress na impress ka kay Jesus Christ, mga kapatid, pagpasok na pagpasok mo lamang sa simbahan dito, talaga ang pagpupuri, pagsamba, at pagpasasalamat ay sa iyong mga kapatid. If we are not impressed with revival, if we are not impressed with blessing, mga kapatid, mayroong struggle darating sa iyo. Pag hindi ka impress sa revival, struggle ka magkaroon ng revival. Pag hindi ka impress sa blessing, struggle ka magkaroon ng blessing. Same as true, pag hindi ka impress sa Diyos, struggle ka magkaroon ng tamang relasyon sa Diyos. Pero pag impress ka sa ginagawa ng ginagawa ng Diyos, amin. Mayroon mga damdamin din dyan. Dapat ang dami nating damdamin, sabi natin, Lord, I love you, Lord. Lagi natin sabihin, mahal ko ang mahal kita, Panginoon. Mahal kita, Panginoon.
anuman ang nangyari sa buhay mo, sabi mo, mahal kita, Panginoon. May problema man, mahal kita, Panginoon. May pagsubok man, mahal kita, Panginoon. May kaguluhan man, mahal kita, Panginoon. Wala, may kawalan man, mahal kita, Panginoon. Bakit, mga kapatid? By doing so, pinibigay mo, pinapakilala mo na ikaw ay impressed na impressed sa Diyos. Amen? Hallelujah. Worship is an act of obedience. Ang pagsamba ay pagbibigay. Nalalanda kasi sa yan, Maria, yung si Mary, yung dinasag niya, ang alabaster box, yung pabango, na ang sabi ng mga kapatid, ang halaga ng pabangong yun ay isang taong swildo ng isang manggagawa ng araw ng panahon yun. Ano ang sabi mga kapatid ni Judas? Sayang. Pero ang sabi ng Biblia, ginawa po na ni Mary ang bagay nito upang sumamba sa ating Panginoon. Ang tunay na pagsamba, ito po ay pagbibigay. Handa kong ibigay ang iyong pinaka-the best. Handa kong ibigay ang bagay na napakahalaga sa iyo, kagaya ni Abraham, kagaya po ng babae nito. Hallelujah! Kaya niya ibigay ang buong kabuhayan niya para sumamba lamang sa Panginoon. Hallelujah. To worship is to feel in the heart and be forced to express it. Damdamin mo yan. The Bible says, mga kapatid, for out of the abundance of the heart, the mouth speaking. Kung ano ang nasa puso mo, kung sa puso mo ay pagsamba, mga kapatid, i-express mo ito. Isisigaw mo ito. Hallelujah. Sapagkat worship. Worship is far beyond praise. Ang pagsamba ay malayo ikumpara mo sa pagpupuri. Nagpupuri ka sa Diyos sapagkat may ginawa ang Diyos sa iyo. Nanalangin ka, kinuko ng Diyos, pinuri mo ang Diyos. Paano pag hindi sinagot ng Diyos ang iyong hinihiling? Wala siyang pagpupuri. Pero ang pagsamba ka, may ginawa man o wala ang Diyos sa buhay mo, sasamba ka sa kanya. Hallelujah! God is worthy of us. Yung tatlong Hebrew children, alam ka na yung kasaysay ka. Kumawa sa Nebuchadnezzar ng decree, ang sino mang hindi sasamba dito sa aking 90 feet, siya na kung talampakan na istatwa. Hallelujah. Ay, ano magawin? Ilay nagatong sa mainit na buhok. Pagtunog ng trompeta, lahat dapat tuduhod at sasamba doon sa 90 feet ng kapatid. Na istatwa ni Marcos. Nung dumaan, tumunog ang pakakat, lahat ay lumuhod. Lahat ay lumuko, maliban kay Sidra, kay Misak at kay Abitin. Hindi sila sumamba sapagkat alam nila kung sino ang kailang dapat sampahin. Ang sabi nila ni Bukadisar, alam ba ninyo kung ano ang kahinaklan ng inyong ginawa? Painitin ang kubon ng 7 beses. Sipin mo yun. Hindi ka na makapaglitsol doon dahil sulog ng litsol na. 7 beses! Alam nyo nung ipinasok sila mga kapatid, sabi ni Nebuchadnezzar, hindi ba kayo natatakot? Maraari hindi. Iniligtas kami ng aming Diyos. Ang sabi niya rin ng hari, paano kung hindi kayo iniligtas ng inyong Diyos? That is the question. Yung labi ang katanungan sa atin mga Kristiyan, paano kung hindi ka magagalingin ng Diyos mo? Paano kung hindi dudutasin ng Diyos ang problema mo? Sabi, paano kung hindi kayo ligtas ng Diyos? Alam mo sabot ng tatlo? Because they know the object of their worship. Anong sabot niya? Dapat mong alamin, mahal na hari. Iligtas man kami ng Diyos namin o hindi, siya pa rin ang aming sasakyan. Yan ang tunay na nakakilala kung sino ang dapat niyang sambahin. You serve whosoever and whatever you worship.
and hell wants you to serve Him, wants you to worship Him. But as for me, I will not give my worship to hell or to Satan. I will give my worship to Jesus and to heaven. Hallelujah! Marami pong mga Kristiyano talaga. Ang pagsamba, alam mo marami. Marami pero sumasamba sa pera, sumasamba sa trabaho, sumasamba sa mga iba-ibang mga paraanan. Higit sa lahat, number one talaga ang pera sa trabaho. Yung may number one na sumasamba ng tao. Kasi kahit na araw mo din, may sayang ang overtime, double pay do. Diba? The love of money is the root of all evil. Kaya ano nangyari? Kasi ginagawa ko ito, kahit ang buhay ako. Sumisisimba naman ako, double time ako, pinagalangan ang buhay ko na. Pero ito para sa future ng aking pamilya. Ito para sa aking mga anak. Tama yan. Pero, huwag mong i-withhold ang mga bagay na para sa Diyos. Amen? Magdating kasi sa pera, mga kapatid, talagang mahirap pausapin ang tao tungkol sa pera. Kasi ang puso ng tao, give me, give me, give me. Diba? Pero pag kinagyan mo sa kanya na, give ka naman, not give me, give. Mahirap na. Gusto lang may me. Pag give, sunod ka yun ang me. Kaya laging give me. Eh paano naman pag ang Diyos naman ang humihin? Diba? Eh kung binibidhold natin ang mga bagay para sa Diyos, eh kung ibidhold naman ng Diyos ang hangin, na atin pong inihinga. Pero saan ang future ng iyong asawa at ng iyong pamilya? Pag binigyan ng Diyos ang hangin na inihinga mo, may future pa kaya ang anak mo? May future pa kaya ang pamilya mo? Wala, wala ka ng hangin. Ang future, mga kapatid, ay nasa kamay ng Diyos. Ang nasa akin ngayon ay ang ngayon. Kung ano ang ginagawa ko ngayon, doon nakasalalay ang iyong kinabukasan. Kung ang ginagawa mo ngayon ay mga bagay na para sa Diyos, mga kapatid, ang kinabukasan mo ay inihanda na ng Diyos yan. Hallelujah! Hallelujah! Wala kang dapat gawin. Magsimula ka na magiging tunay na mananamba. Sapagkat pag ikaw ay tunay na mananamba, mga kapatid, walang makapigil sa iyo para ibigay mo kung ano ang nasa kalooban ng Diyos. Bakit? Ang iyong mga tithes, ang iyong mga offerings, ay kapay tunay na mananamba, sabihin mo, Lord, hindi ito sakripisyo. Ito ay pagsamba ko para sa iyo. Amen? Kung gusto mong tumakas sa iyo ang kapangyarihan ng Imperno, ang pinakamakapangyarihan na bagay na magagawa mo, sa kabila ng kabiguan, sa kabila ng kabuluhan, sa kabila ng pagkatalo, sa kabila ng kalungkutan, sa kabila ng karamdaman, sa kabila ng pag-uusig, ang pinakamakapangyarihan na bagay na magagawa mo o mga matakas mo ang mga bagay niyan ay walang iba kundi ang pagsamba. Amen. Amen? Praise Him in the morning. Praise Him in the meantime. Praise Him all the time. Kaya ang sabi ni Pablo, in good times or in bad times, praise. Alam niyo mga kapatid, wala nang pinakadakilang bagay na hindi kayo natin na halimbawa sa ating mga anak, kundi ang isang ama at ina ng mananamba. Kapag magaling kang sumamba, ang ina at ang ama magaling sumamba, ang anak sigurado, magaling kang sumamba. Amen? Sapagkat anuman ang kalagayan mo sa buhay, worship can deliver you in any situation. Si Job, pinakamatindi na pangyayari sa kanyang buhay na hindi panarasan ng sino man na nabubuhay. Namatay, nawala ang lahat ng kanyang kayamanan. Namatay ang lahat ng kanyang mga anak. Tinubuan ang sakit. Tinubuan ang bukol. Ano kasakit yun? Nawala ang lahat ng kanyang pag-aari. Nag-iisa siya, nakaupo doon sa upuhan.
tinatanggal ang mga langit ng kanyang mga puso. Pero bago nangyari yan, ang una na nangyari ay nawala ang kanyang mga ari-arian, nawala ang kanyang mga anak. Anong ginawa ni Diyos? Mga kapatid, inahit niya ang kanyang buong, nagpatira pa siya kung sa alabo. At ano ang sabi niya? Diyos ang nabigay. Diyos ang mag-aalis. Sasambahin mo pa rin. Ikaw kaya na wala araw at kanyang anak, kung wala anak, gumagawa mo yun. Because worship is the only way to overcome all the trials in your life. Nagkaroon siya ng karamdaman na ang sabi ng asawa niya, Job, itakwil mo na yan ang Diyos mo at mamamatay ka. Puro buko lang kanyang buong katawan. Pero nang sabi ng Job, ikaw na halik na babae, pupurihin mo na ba ang Diyos sa mabuting bagay? Maging sa kasamang bagay man, pupurihin mo pa rin ang Diyos. At ano ang sabi niya? Kahit na ako'y patayin niya, pupurihin at sasampahin niya. Ang babae niya inaakasan ng buho sa loob na 12 taon. Naubos na niya ang kanyang lahat ng kayamanan. Nilalayuan na siya ng mga tao, 12 years na may isyoga. Lalo na ipitun. Wala na nila sa kanya. Pero mga kapatid, nung marinig na ang isang Jesus na nagpapagaling, hindi niya iniisip kung sino siya. Hindi niya nalintana kung anong kanyang kalagayan. Anong ginawa niya? Ang sabi ng Biblia, nagpupumilit siya na marating ang ating Panginoon. At ang sabi niya, mahipo ko man lamang alaylayan na kanyang damin. Ako ay magaling. At sinabi ng Biblia, siya ay sumo. Ano man ang karamdaman mo, ano man ang kawalan mo, mga ninyo, sumamba ka. Ang sabi ng Biblia, doble ang itinanik na kayamanan ninyo. Gano'ng mga kabigat ang karamdaman mo, sumamba ka. Ngayon babae nito ay naagasan. At ang sabi ng Biblia, ikaw ay pinagaling ng iyong pananampalataya. Itong lalaki sa Luke chapter 8, na inaalihan ng demonyo doon sa Gadara. Ang sabi ng Biblia, legion sa mga demonyo na nasa kanya. Pero nung tinawag siya ng Panginoon, anong sinabi ng Biblia? Nung marinig ng Panginoon, anong sabi niya? Sumigaw siya sa Panginoon at sumamba. Sumamba. Inaalihan ng legion sa demonyo. Sumamba sa Panginoon. Mga kapatid, kano man kabigat ang mga bagay sa buhay mo, dahil maging demonyo man sumasambayan sa ating Panginoon, ano ang nangyari? Pinalaya siya ng ating Panginoon. Now, tatayo tayo na. Ang tanong, Father Simmons, tanungin mo yung katabi mo. Ang katanungan. Come on. Tanungin mo yung katabi mo. Are you a true worshiper?